Magandang araw sa inyo. Pakikita ko naman sa inyo ngayon yung paano bumuhat ng drum. Sample natin to drum lifting sa atin, lalo na madalas yan sa barko ng supply kung paano birahin ng drum. Usually papakita ko sa inyo yung laging ginagawa sa barko na meron lang na lubid na sling, tapos pinapasok lang nilang ganyan, tapos tinitis ang ganyan, diba? Yan, ganyan, tapos binibira na, bibirahin na ng crane. Minsan delikado yan eh, ganyan, diba? Bibirahin na ganyan, o, yan, delikado, diba? Kung minsan pag ibaba pa, bibitik. Ngayon, isang ganyan, o either na kaya, dadagdagan ng isang half hitch, yan, medyo safe yung konti, no? Medyo safe yan. Dahil hindi na siya dudulas. Pero ganun pa rin siya, tagilid. Pag binuhat. So ngayon, di ba, pag binababang ganyan, tulong-tulong yung tao. Ganyan. Pakikita ko sa inyo, yung isang lifting na nakatayo pa rin yan. Yan ang dapat din maanuhan. Kasi ito, pagka sa drum, misan ganyan, tapos bigla pipitik yan, yun. Kaya yung tao, pagka may crew na hindi nakatingin, nakatalikod, pagpitik na ganyan yan, tatamaan. Pagbira ng crane. No? Tapos pagbaba naman ngayon, ganyan yan. Itulong-tulong pa rin para maitayo. At least ng mga dalawang tao para maitayo. No? Ito, ipakikita ko sa inyo ang isang procedure kung paano natin iaano ang yan. Ito yung lubin na to, yung sling, yung tinatawag na ay to ay yung kabilang side, di ba? Ayan. May pakikita ko naman sa inyo, ganito na lubid. Para dyan sa ano. Ganito lubid, ganyan, no? Tapos yung kabila, naka-slice. Usually, sa barko, meron ito nakikita. Yung iba, kala ordinary lang na gamit. Kuminsan, kung saan-saan na nila pinananali, nawawala na tuloy. Kaya kuminsan, pag gagamitin, instead na gagawa ka pa, ganun na lang para mabilis yung sling na ganun, eye to eye. Pero dapat yung mga ganitong mga ano, kaya yung ibang crew gumagawa na ganito para sa ganyan. Kaso yung iba na papalit na, hindi alam kung saan gagamitin, kaya kung saan-saan na napupunta. Ito lang ha, natin, yan ang drum mo. Itong sling na ito, ganito, no? Iikot mo lang yung isang yan, dyan. Ihikis mo na yan. No? Tapos ngayon itong drum, patong mo dyan. Patong mo. Siguruhin mo ito, itong maliit, na at least pantay lang siya dyan. Pantay lang. Huwag naman bababa ng gusto, sobrang baba. At least pantay. So, lumagpas man ng konti. Ganyan, no? Tapos, pangalawa yan, nasa gitna. Ganyan, no? Tapos, ito ngayon, sa kabilang side, dadalhin mo rito sa kabilang side. Ipapasok mo doon dito, papasok mo rito, batakin nyo, batakin. Pagkabatak, ibalik nyo lang ng konti, isa yan. Pagkabalik nyo, kukunin nyo po itong kabilang side, kabilaan yan. Ito, kukunin nyo to at kukunin nyo rin yung kabila yan. Yan, pagka biniran na po to yan, yan napira na. Yan na siya. Hindi yung ganyan na siya. Medyo sumabit lang yan dahil doon sa dugtong na ano. Yan ang proper lifting ng kwan. Kaya pag binaba, ganun pa rin. Pangalawa, pag idinaan to doon sa may skylight, papunta doon sa engine room, nakapatayo, hindi nakapahalang. Hindi yung kailangan na ikutin pa. Kung minsan nakakaipit ng kamay yun, ito, di, diretso. No? Ganun lang siya. Simple lang siya, no? Pakita ko ulit sa inyo paano ginawa. Ulitin ko sa inyo. Ito, no? Ay, mga ganitong lubid na nakikita sa barko, yung iba, hindi alam kung saan, ano kung ganun. Kaya, yan, ang lubid niyan, no? Ngayon, ito, ikot mo lang para sa pitya ng drum. Siguruhin nyo lang kung natong ang drum, no?
Nato nyo, siguruhin nyo lang na eto yung ganyan halak. Huwag doon lalagpas. Huwag nalalagpas. O huwag na mababa. Pantay nyo lang to. Malaki ng ano yan. Kung lumagpas man to, maliit lang. Yan, yan. At least pantay. Pangalawa, ito. Dadalhin nyo rito. Kabila. Pasok nyo na ron to kabilang side. Pagkapasok nyo sa kabilang side, ibalik nyo ulit. Ibalik nyo. Kunin nyo rito. Dito. Kunin nyo rito. At kunin nyo rito. Tapos ito, iangat nyo. Yan na. O, yan ang sinasabi sa inyo. Kapag ano, diba? Yan na. Safety ano. Hindi na makasya matakbo. Safety na sa ano yan. Sa drum. Aangat na siya. Okay. Yan ang isang proper na paglifting ng drum. Hindi mo na, yung minsan merong net, okay, pag may net bababa mo sa net, pero kung minsan sa net hindi rin pantay, tagilid pa rin siya, pero safety rin ang net. Kung sa net mo ilalagay yung safety net, yung cargo net kung tawagin, no? Okay, maraming salamat po. At isa rin sa nalalaman ko na binigay ko sa inyo.